Mula kay KBBM News PH, mga kapatid, ito yung kadugtong nung kahapon natin. No? Breaking news, sa wakas lumutang na at nagsalita na sa media. Secretary Abalos sinagot ni Teves, Governor Degamo. Ito, mga kapatid, no? Yung parang naisasangkot doon sa pagtumba kay Governor Degamo, si Teves daw, mga kapatid. So nagsalita na, yan ang ating aalamin at bibigyan ng reaction video. Pero bago yan, syempre, hinihikayat kita, mga kapatid, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe kay KBBM News PH para sa mga ganitong uri ng balita. At syempre, mga tol, kung trip mo naman yung mga ganitong klaseng reaction video, alam mo na, huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe, mga tol. So huwag na natin patagalin to, total, wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to. Mga ka-BBM, nagsalita na po ang isa sa maugong na pangalan at pinaghihinalaan na di umano ay posibleng mastermind sa pagpaslang sa gobernador ng Negros Oriental na si Ruel Degamo. Si Congressman Arnie Teves ay nagbigay ng eksklusibong pahayag kung saan ay sinabi nito na alam na niya ang mangyayari sa kanya na kung saan ay siya ang ididiin sa naganap na krimen ng isang tao o ilang tao na may galit sa kanya, bagamat hindi naman niya ito direktang pinangalanan. Well, mga kapatid, no, since na nangyari din ito kay General Bantag, na pwedeng si Bantag talaga may kasalanan o pwedeng napagbibintangan lang siya. Tapos ito naman kay Congressman Arnie Teves, pwedeng siya talaga o pwedeng napagbibintangan din siya. Pero ito kasi yung mahirap na sitwasyon, eh, di ba? Yung tipong ikaw yung nadidiin sa problemang hindi naman ikaw yung may gawa, mga kapatid. Hindi natin sinabi na malinis ang lahat, mga tol. Ha? Siyempre, tayo reaction video lamang. Pero isipin ninyo, mga tol, no, na kung ikaw ang lalagay sa ganitong sitwasyon, ako po. Di ba? Tuloy natin. Merong ibang mga tao dyan na gusto akong idiin. Ang iba nito siguro gusto lang umepal, gusto magpasikat para sa sarili nilang kapakanan. Samantala, pumalo na po sa 8 individual ang nasawi. Naku. At pangsiyam si Governor Degamo at 16 ang sugatan sa nangyaring madugong krimen ayon sa initial na investigasyon. Dahil dito, nagpalabas naman ng preskon at pahayag si DILG Secretary Benher Abalos at sinabi niya na hindi sila titigil sa ginagawa nilang investigasyon kung saan ay may mga nahuli na at may mga kinasuhan na silang ilang personalidad na sangkot sa pagpaslang. Ayon pa kay Abalos, ang pinaka-importante dito ay mahuli kung sino mismo ang pinakapuno o mastermind sa krimen. Hindi kami titigil sa paghulin lahat. Ang pinaka-importante rito sa lahat ay I think talagang mahuli ang may utak dito, ang mastermind dito. Ayon naman sa PNP, sa pangunguna ni PNP Chief Rodolfo Asulin Jr., maituturing na isolated case lang daw ang mga nagaganap na krimen sa ating bansa partikular. Ang mga iba pang nangyaring pag-ambos sa ilang atauhan ng gobyerno nito lang mga nakalipas na linggo. Mga ka-BBM, sa inyong palagay, sino kaya ang totoong mastermind sa krimeng ito? Naku, mahirap yan. At sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Magiging kahalintulad kaya ito sa kaso ni Copper si Lapid at General Bantag? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Kung tatanungin tayo sa tingin natin kung sino ang mastermind, ako, napakahirap sagutin yan. Diba? Unang-una, hindi natin siya kilalang personal. Baka may mga nakaalitan to na hindi natin alam, diba? Diba? Eh, siya lang mismo makakapagsabi niyan. Eh, kaso problema, wala na siya. Diba? Pwede tayo magturo ng kahit sinong gusto nating ituro, malaya tayo, pero ang hirap doon yung patunayan, mga tol, no? So tuloy natin to kung anong sasabihin ni Cong Teves. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel na KBBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming marami pong salamat. Kumbensido naman ang pamilya Degamo na isang mayamang individual ang nasa likod ng pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Well, dun sa ano sinabing yung kumbensido isang mayamang individual, malamang mayaman, kayang magbayad. Kasi hindi naman to kayang gawin ng mahirap lang, di ba? So tuloy natin, yung bagay na yun, common na yun, common na yung ganun. Salamat.
given. Sino naman ang pamilya Degamo na isang mayamang individual ang nasa likod ng pagpaslang kay mm-hmm. Negros Oriental Governor Ruel Degamo at walong iba pa noong Sabado, Marso 4. Ayon sa pamangkin at kasalukuyang board member na si Nurse Christian Degamo ng ikadalawang distrito ng probinsya na politika ang motibo sa krimen. Mm-hmm. Kapwa naniniwala si Nurse Christian at Carlo Degamo na kapwa adopted son naman ng gobernador na plinanong maigi ang pag-atake at pinondohan pa kung titignan anya ang mga personalidad na naaresto ng law enforcers at klase ng mga baril na narecover mula sa mga sospek. Ayon pa sa board member na hindi ito ang unang pagkakataon na may mga taong namatay sa probinsya dahil sa politika, kundi nangyayari na ito bago pa man anya ang eleksyon, subalit ikinalungkot din nito ang mga nadamay na ordinaryong mamamayan na namatay na sumusuporta sa gobernador. So normal na matagal na palang nangyayari to dito sa probinsyang to, mga tol, no? At laging about sa politika. Kaya eto syempre, politiko yung namatay, yun talaga din yung nakikitang motibo nila, no? Yung tungkol sa politika. Tuloy natin. Giniit ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Alvarin Jr. nung manatiling isolated case itong naitunutuloy ng polisya. Itong sunod-sunod nga nagmamaslang sa mga local executives sa lalawigan. Ito nga ay sa kabila ng nasabing pamaslang dito nga lang recently kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. We are trying to determine yung connection ng mga nangyayari ito. Of course, the common denominator here are they are elected officials, national or local. That's why tinitingnan nila na hindi isolated ito. But on the part of the PNP, we wanted to determine yung mga iba't ibang motive nila because magkakaiba yung motive nila. Some are political, some are personal grudges, some are business. So these are the things that the PNP is trying to establish. It's just very unfortunate, really, that all the targets are being killed are all our elected officials from the national and from the local. Unang sinabi ni PNP Chief o ni Philippine National Police Chief Azorin na isolated case lamang ang magkakasunod na insidente ng pamaral na ito, kasunod nga ng inilabas sa datos ng Directorate for Investigation and Detection Management na nagkapagitan ng pagbaba ng index crime sa Pilipinas. Kung maalala, si Negros Oriental Governor Degamo ang ika-apat na local executive na inatake ng mga armadong kalalakihan. Bago yan ay naging biktima rin ng pamaril si ambush survivor na sila now del Sur Governor Mental Adiong noong February 17, habang noong February 19 naman ay napatay sa isang pananambang si Apari Cagayan Vice Mayor Roman Alameda at sugatan naman si Mayor Dato Montawal sa ng Maguindanao del Sur sa pamamaril naman dito mismo sa bahagi ng Pasay sa Metro Manila. Sunod-sunod din. Ito ang matagal ko nang kinakatakot na mangyari. Bakit? Expected ko na ako na naman ang pagbibintangan. Baka wala pang nagsalita openly, but uulitin ko sa inyo, katulad ng mga sinabi ko dati, marami din akong sources of intel. Ngayon, napag-alaman ko na merong ibang mga tao dyan na gusto akong idiin. Ang iba nito siguro gusto lang umepal, gusto magpasikat para sa sarili nilang kapakanan. Mm-hmm. Wala po akong pinapatamaan, pero alam nyo kung sino kayo. Mm-hmm. Again, hindi ko kinakalaban ang ating gobyerno. Sino ba naman si Arnie para lumaban sa gobyerno? Ako ay ordinaryong tao lamang. Napag-alaman ko kasi sa aking intel na gusto talaga ako idiin ng isa dyan. Nagkamali siya ng salita dahil hindi niya alam na marami akong kakilala. Mm-hmm.
alam mo kung sino ka. Huwag nyo naman sana akong gawin na isang instrumento para sa inyong pagsikat. Mm-hmm. Ang ganitong pangyayari ay hindi kanais-nais at hindi maganda para sa progreso ng aking distrito at ng aming probinsya. Isa pa, kung may balak man ako o may kakayahan na gawin ito, tandaan nyo, kung may balak man ako o may kakayahan na gawin ito, di sana ginawa ko na to bago pa mag-eleksyon. Mm-hmm. Unang-una, ako'y nagpapasalamat at nakasama namin kayo ngayong umaga. At gusto lang namin i-reiterate na talagang masama po ang nangyari isang araw sa pagkakapastang po sa ating Governor Degamo at mga nadamay na mga biktima rito. At pinangako po ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na talaga ito'y aaksyonan at makakamit po natin ang hustisya na ito. Kamukha po ng pinangako ng ating Pangulo ay umaksyon po kaagad ang Philippine National Police kasama po ang military dito. At dahil po rito ay nakahuli kaagad. No? At sa araw na ito, good job. As of March 6, sinampaham na po ng kasong multiple murder sa Provincial Prosecutor's Office ng Dumaguete City, Negros, ang tatlo sa mga suspects sa pagpatay kay Governor Degamo at walo pang mga nadamay na sibilyan. Good job kay Secretary. Actually, bukod sa nadamay na namatay na walong sibilyan, may 16, ang 16 po ang sugatan na nadamay rin. Ang mga nasampahan po ng kaso ay tatlo. Unang-una, ang pangalan nito ay si Joven Javier. Siya ay 42 years old na taga Negros Occidental. Isang Army Ranger. At siya po ay dinimanda na multiple murder with the Office of the Provincial Prosecutor ng Dumaguete and violation of Republic Act 9516. No? Ito po ang Act Further Amending Provisions of PDE 1886. Illegal unlawful possession, manufacture, dealing in, acquisition, or disposition of firearms, ammunition, of explosives, or instruments used in the manufacture of firearms, ammunition, or explosives with the Office of the Prosecutor of Bayawan City. Mm-hmm. Ang pangalawa ay si Benji Rodriguez, 45 years old, may asawa, tigamisamis po siya. Siya ay sinampahan ng kasong violation of Republic Act 9516. Good job. And of course, ng multiple murder with the Office of the Provincial Prosecutor ng Dumaguete City. Ang pangatlo ay si Jorik Labrador, 50 years old, from Cagayan de Oro. Siya ay kinasuhan ng multiple murder dito po sa opisina ng Provincial Prosecutor ng Dumaguete. And of course, violation ng RA 10591. No? Ang tatlong suspect ay naaresto ng pagsasamang pwersa ng kapulisan at ng mga military noong hapon ng Sabado, noong March 4 sa barangay Kansumalig, Bayawan City, Negros Occidental. No? Kasama po rito sa kanila ay mga may nahuling mga barel at ibang mga bagay pa. At dahil dito, pinasasalamatan ko po ang magkasanib na puwersa ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines. At dahil dyan, no, napaka good job yan para kay DALG Secretary sa mabilis na aksyon, mga tol. No? Ganyan dapat mahusay. No? So, sa kanilang mabilis at na aksyon para mahuli kagad ang mga suspects. No? Nagpapasalamat din tayo sa ating mga kasamahan sa Department of Justice sa pag-agarang pagproseso ng mga nahuling suspect. Patuloy po ang hot pursuit pa rin operation na ipapang mga sangkot
sa krimen ng grupo pong ito. Mm-hmm. No? So muli, inuulit ko po na hindi kami titigil sa paghuli ng lahat. Ang pinaka-importante rito sa lahat ay ating talagang mahuli ang may utak dito, ang mastermind. Yes. Hindi kami titigil hanggat makamit po natin ang hustisya para sa mga biktima. Yes. Ang hindi lang malinaw pa dito sa video na panood na natin kung paano lumutang yung pangalan ni Cong Teves bilang sangkot, di ba? Kasi yun nga, nagsalita nga siya at pinagbibintangan daw siya na siya yung mastermind. Pero kasi sa mga ganitong bagay, kailangan meron kang matibay na motibo, di ba? At yan ang hindi pa natin napapanood. Tignan natin sa mga susunod na lang nating video, no? Hirap talaga mga tol, pag ikaw ay politika, politiko, tapos may kalaban kang politiko din, mainit ang labanan ninyo, dapat pinoprotektahan ninyo ang isa't isa. Kasi pag may nagalaw, isa man sa inyo, pagbibintangan yung isang kalaban, di ba? Halimbawa, pag ikaw ang nagalaw, pagbibintangan yung kalaban mo. At pag yung kalaban mo nagalaw, ikaw ang pagbibintangan. Kaya dapat, pinoprotektahan ninyo isa't isa. Oo, naglalabang kayo sa politika, pero dapat protektado nyo isa't isa. Dapat ganun, no? Para, walang mangyari sa inyong masama. Alright, so eto mga kapatid, anong masasabi ninyo dito sa video na panood natin? Comment kayo sa baba. Mahirap sabihin mga tol kung sino yung mastermind. Lalo na kung wala pa namang ganong malinaw tayong detalyeng napapanood kung ano yung pwedeng motibo o bakit ito yung tinuturo, ano yung tinuturong motibo, di ba? Kasi, basta, comment na lang kayo sa baba. Yo. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.